Hello guys! Hello everyone! So, andito na naman si Grace para mag-vlog for today. It's another day, it's another vlog. So ngayon, unang-una po pala sa lahat, nagpapasalamat ako sa lahat-lahat na nag-like at nag-subscribe na po sa vlog ko. Imagine po, 5 days pa lang tayo since nag-start, may 100 plus subscribers na tayo. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa suporta at sa lahat-lahat. So ngayon guys, ipapapatuloy natin yung pasasalamat na yan. Ipapapatuloy natin na mag-paint ulit tayo ng panibagong painting. So ang ipipaint natin today, I see si Happy Life. So kaya ko siya tinawag na Happy Life kung bibigyan ko kayo ng konting background kasi ay masyado kong masaya nung ginawa ko itong painting na to. At saka napakadali niyang gawin. So, ilalagay natin siya sa isang maliit na painting. Kung titingnan niyo, napakalaki niya. So, kahit anong size na painting na gusto niyo guys, pwede siyang ilagay. So, halika na, mag-start na tayo. Samahan niyo ako. So yun nga, ang gagamitin natin ng mga gamit para sa pagpipainting kay Happy Life is, of course, kailangan natin ng brushes. Depende sa inyo kung anong brush ang gusto nyong gamitin, pero ito ang gagamitin ko na brushes. Kung saan kayo comfortable, as always. So ang gagamitin naman natin na acrylic paints ay from Amsterdam na acrylic paints. So, kahit anong acrylic paints din, pwede nyo gamitin basta acrylic paints. Tapos, kahit anong kulay na gusto nyo gamitin, pwede din gamitin. So, walang problema. Basta, enjoy lang. So, gagamit din tayo ng ating paper plate kung saan natin imimix at ilalagay yung mga colors na acrylic paint. And then last but not the least, gagamit tayo ng tubig. Yung tubig ko na laging madumi kasi nagtitipid ako sa tubig guys kahit libre ang tubig dito. Nagtitipid pa rin ako sa tubig. So, eto siya. So, yon, wag na natin guys patagalin pa. Halika na, magsimula na tayo. So, halika na, simpunan na natin yung pag-paint kay Happy Life. So, katulad nga nung ginawa natin nung kay Shape na painting, kung maaalala nyo. Ganito din ang technique dito sa pag-painting kay Happy Life. Kaso, ang pinagkaiba lang nila guys is puro dahon or leaves naman ito na gagawin natin. So, ganun din ang paggawa. Patong-patong lang din ang technique. So, follow lang the flow. Tapos, wala nga rin akong sketches pag nagpipainting ako nito. Freehand lang siya, guys. So, yan. So, basta continuous lang. Continuous lang ang pag-paint. Kahit ano pang side or position ng dahon, okay lang siya. Okay na okay lang siya. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, nung pinaint ko yung original or yung malaki na Happy Life, masyado akong natuwa. Masyado talaga akong natuwa na na-painting ko siya. Meron nga actually na isa
akong kakilala na ginawa niya yan na cover or screensaver niya yata. Kasi gustong gusto niya yung painting na yan eh. At higit sa lahat, napakadaling gawin. Huwag nyo din palang iisipin na kailangan maging perfect yung mga leaves nyo or dahon. Kasi magpapatong-patong naman yan mamaya. So hindi na din siya makikita. So ang mangyayari later on, parang magiging abstract paint na siya. Diba? Ang bongga. Pa-leaves-leaves lang, padahon-dahon lang. Tapos mamaya, painting na. Isang abstract painting na siya. Diba guys, nakaka-relax mag-painting? Sana nakaka-connect kayo sa feelings ko na nakaka-relax siya. Basta wag lang tayong may stress. And at the same time pala, gusto kong sabihin na hindi nyo naman kailangan tapusin yung painting na ginawa nyo agad-agad. Hindi naman kailangan na isang upuan lang tapos. Kung matatapos nyo siya on that day, kung wala kayong ibang gagawin, di okay. Kung may iba kayong gagawin, lumabas pa rin kayo guys, mag-enjoy. Tapos makimingle pa rin kayo sa family nyo. Tapos pag may free time ulit at feel nyo na ulit mag-paint, mag-paint ulit kayo. Kasi pag nag-focus kayo ng dibdiban talaga ng isang beses, baka mawala yung energy nyo or yung kagustuhan nyo na mag-paint. Kasi ako, minsan, may painting ako na tapos siya kagad in just a few hours. Tapos siya kagad, guys. May painting naman ako na inaabot ng taon, ng buwan, or ng araw. So, iba-iba, depende nga sa feelings nyo. Painting. Ito na yung ating pinaka-finished product. So, kung makikita nyo siya, nagbe-blend siya dun sa painting natin sa likod, sa background. Kasi nga, pinaliit lang natin si Happy Life na painting. So, madali lang siya, di ba? So, kung hindi naman kayo nadadalian, try nyo lang nang itry. So, makukuha nyo din yan. Konting tiyaga lang, tsaka kailangan enjoy, tsaka happy. Di ba? So, yun nga, pinagpatong-patong lang natin yung mga shapes na dahon. So, yan. Nakagawa na tayo ng isang magandang painting. So, yun. Guys, gusto ko pala sana sabihin din sa inyo ulit na kung ano pong nag-i-experience nyo sa pagpipaint natin itong Happy Life na painting, please comment po below para malaman ko kung ano ang mga naranasan nyo or ano yung mga feeling nyo na mga bagay na pwede natin i-improve pa sa ating vlog para lalo pang mapadali at lalo pa kayong mahikayat na mag-painting para malaman ko kung ano ang mga dapat ko pang gawin. So, magtulungan tayo
andito lang ako para sa journey ng pagpipainting. So salamat ng marami sa oras na nilaan nyo sa akin sa panonood nyo ng aking vlog. At nag-enjoy ako. So sa susunod, hanggang sa susunod guys, don't forget to like, subscribe, and have a happy life. Goodbye for now. Until next time.